Ang sabi po ni Cardinal Padre Rodrigo, Holy Father, many Filipinos want to talk to you. Maraming Pilipino ang gusto sumama sa iyo. Pero hindi lang sa Roma, kundi maraming gusto sumama sa iyo sa mga barangay, sa mga periferi, sa mga syari, sa mga tubo, sa mga lansaan. Holy Father, maraming Pilipino ang gusto sumama sa iyo sa mga may sakit, sa mga bilanguan, sa mga ospital, sa mga bahay. Maraming Pilipino ang gustong samahan ang Santo Papa sa mga lugar na ito. Para saan? To bring the light of the world to all people. Madala ang liwanag ni Kristo sa mga tao, sa mga Pilipino. Sa lahat ng tao, may isa ang masamahan ang Santo Papa. Ito po ay hamon, hindi lamang sa karamihang laiko, kundi ito rin po ay hamon sa ating mga bari. Kasi alam niyo po, habang nagsasalita natin si Cardinal Padre Duhol sa Luneta, ito po yung isinasamok ko. This is a challenge not only of Cardinal Padre, this is a challenge not only of Pope Francis, but this is the challenge of God. Sa akin, to breathe the life of the Lord sa bawat isa. Para sa kanyang ilaw, para sa kanyang liwanag, kaya natin habang may hawak ako ng katila doon sa Luneta, ito yung sinasagot ko, I will be the light of Christ. Para saan? Di ba ang katila, ang liwanag, is para makita mo ang dadaanan mo, para makita mo ang kapaligiran mo sa gitna na kadiliman. Kaya sa gitna ng kadiliman, hindi lamang ng gabi, kundi sa gitna ng kadiliman ng kabulakan sa kaalaman, sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng napakaraming kaguluhan, sa gitna ng kadiliman ng kasalanan, hinahangad na ang pag-ibig ng Diyos ay maging liwanag na bitbit na lako na ibabahagi sa puso ng bawat isa. So hindi lamang ako, kundi tayong lahat. Tayong lahat ay hinahangad na maging liwanag, bahagi ng liwanag upang magabayan ang bawat isa sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat kung titingnan po natin, hindi lamang po itong mensahe ng Santo Papa, kundi ito rin ay mensahe noon pa man na ipinahayag at ipinahagi si San Sebastian. Kanina, tinatanong ko po yung ating po mga lectors, mga commentators, yung mga lectors kanina, sino si San Sebastian? Siya yung isang sundalo. Okay. Siya yung isang matagir. Okay. Pero napakahalaga hindi lamang ang kanyang pagiging sundalo, napakahalaga hindi lamang ang kanyang pagiging mabir, subalit napakahalaga yung mensahe na ibinibigay, ibinabahagi niya sa atin. Ano yun? The light of God na ituro sa bawat hindi pa Kristiyano noong unang panahon. Na kahit siya ay huli, kahit siya ay kusigi, kahit siya ay itali sa tulo, kahit siya ay tudlain ng pana. Sabi ko ba, hindi naman siya namatay
doon sa mga spanak tumama sa kanya. Biro nga minsan, biro nga kung isang pari, hindi naman siya namatay dyan, siya namatay sa pera. Biro lang po yan. Pero sabi nga po siya ay bumalik sa mga sugat niya at siya ay nagpatuloy. Nagpatuloy. Alam niyo po, tayo ng mga Pilipino ay maraming sugat na tinamo, hindi na mga panak, kundi marami tayong sugat na tinamo sa paghuhusga ng iba, sa pambabato ng iba. Kasi nasabi, yan ang magsisister, yan ang magsisister, ay simba na simba. Ay ganun pa, yan po ay pambabato ng kadalasang masakit, pero kailangan natin tumayo. Ay, ganyan talaga yan. It's father naman. Kala ko kung sino. Yan yung mga pangbaba ko. Nakadalasan ba sa kini? Kaya nga sasabihin, kapag kayo nagpapari, dahil sa mga bagay na ito, kapag kayo nagmamadre, sa mga bagay na ito, kapag kung kayo naglilay-minister, kasi naglilay-minister ito, masakit na. Masakit ito, kung tutusin. Pero ito yung dapat na makita natin, hindi lamang ang sugat, kundi yung pagpaganda at pagtataga upang ipahayag ang mensahe ni Kristo sa mundo. At sabi rin ni Cardinal Tagle, we assure you, Holy Father, sinisiguro namin, mahal na Santo Papa, na saan mang panig ng mundo, makita mo ang Pilipino, dala, bigbig. Hindi man yung mga sugat, kundi dala, bigbig, at liwanag ng mensahe ng pag-ibig ng Diyos na nagbibigay kaliwanagan sa ating buhay. Kasi ito yung namin kumating ng Santo Papa, na sa gitna ng napakaraming kulos, sa gitna ng napakaraming problema, sa gitna ng napakaraming pagsubok, ang Pilipino ay marunong pa rin lumitin ng totoo. Galing sa puso. Hindi lamang galing sa labi. Ibig sabihin, nandun pa rin ang kasalanan na sa isang ngiti mo lamang, sa isang ngiti sa isang matamis na ngiti ni Diyos, mapagagaan ang dinadalang bigat ng puso. Kaya nga po yung isang namatay sa Tacloban, sabi ng pamilya, magaan nilang dadalhin ang kasawian ito, sapagkat hindi lang kaya sa Santo Papa, kundi dahil sa mensahe ni Kristo. At ito rin po ang hamon sa ating lahat. Hamon, hindi lamang ni Cardinal Tagle. Hamon, hindi lamang ang Santo Papa. Hamon, hindi lamang ang San Sebastian. Kundi ito na rin po ang hamon ng Panginoon sa ating lahat. Dalhin natin at huwag natin iwanan dito sa simbahan ang mensahe ni Kristo. Dalhin natin sa ating mga tahanan. Kaya nga po yung meeting of families ni Pope Francis sa buo, ito yung mensahe. To strengthen the family. To strengthen the family. At sabi niya, ni Bishop Sotvillegas, we are like children. Beautiful children, faithful children that bring gladness and joy to everyone. Sapagkat ang sanggol, sa simpleng ngiti ng sanggol, nakawawala ng pagod ng nabulag. Ito rin ang hangad ng Diyos sa atin. Let us not be just little children. Let us not just be beautiful children. Let us not just be
faithful children, but children bringing the good news to everyone. Dan sa ngayon, ang kapayapaan, ang kapatasakan, ang kagandahan ng buhay ay tunay nating maramdaman, madama at may padama sa ating kapwa upang umulan ang buhay pa na natin, pananampalataya at ang biyaya ng Diyos ay tunay na sumagana sa ating daigdig, sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating tahanan. Ngayon, mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang kumistohan sa Sebastian, dating pintakas. Manalangin tayo sa Diyos na ipagdalog sa atin ang ating mga kahilingan. Kasi bawat manalangin ang ating iputugon, isinasamo namin kami iyong tibig. Sinasamo namin kami. Para sa mga naging biktima ng karahasan at kawalang nakatagungan, naway biyayaan sila, Panginoon, pagdating ng tatlong panahon, manalangin tayo. Sinasama namin kami ngayong biktima. Para sa mga taong naghahanggol ng kanilang buhay upang paglingkuran ang lahat ng nangangailangan, naway pagpalain sila ng Panginoon, manalangin tayo. Sinasama namin kami ngayong biktima. Ang lahat na nagtipon sa banal na pagdiriwang ito upang sa aming maliliit na pamamaraan ng pagkakataan ng hirap ay maging kaaya-aya sana ito sa harap ng Panginoon para langin tayo. Sinasama namin kami ngayon. Para sa ating kabataan, upang mapagtibay ng kanilang kalooban na hindi sila maakit sa mga luma na gamit ng uri ng kasamaan at para sa ating mga ulan upang maging tapat sila sa kanilang tungkulin, sa kanilang kabiyak at mga anak. Manalangin tayo. Sinasama namin kami ngayong biktima. Para sa ating lahat na natitipon dito at nagdidiwang kapistahan ito ni San Sebastian na ating patron, upang maaarawan natin ang kahulugan ng ating pagdiriwan nito at hindi tayo magbubulagan sa mga pangangailangan ng ating kapwa sa ating tulong at pagpingin sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinasama namin kami ngayong biktima. O Panginoon, sa pamamagitan ni San Sebastian na aming mahal na patron, ipagkaloob mo nawa ang aming kahilingan at paratingin mo sa iyong banal na harapan ang aming mga papuri sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Thank you.
Hindi ito po ito ating po.